Ngayon, mabait lang pagkakailangan ka, di ba? Pagkakailangan ka, mabait. Mabait sila. Pero pag nakuha na nila yung gusto nila sa'yo, aba, wala na. Tapos na ang pagkukunyari nila. Tapos na ang pagbabait-baita nila. Lumalabas na ang tunay na kulay. Di ba? Katulad ngayon sa politika, mga kababayan. Pagtatakbo. Pagtatakbo, ang daming pangako, ang daming mga press release, ang daming mga pabango sa kanila na pinagsasabi. Katulad ng presidente ngayon, di ba? Ang dami niyang ipinangako. Oh, ang dami niyang ipinangako, ang daming drama noong tatakbong presidente, nagpapaawa and all that. Pero nung nakuha nila, oh, nung nakuha na nila yung gusto nila, mga kababayan, ayun na, wala na. Eto, naaalala niyo pa ba to? Etong kaplastika na ito. Wait lang. Pakita ko sa inyo. Sana yun? Ito. Ewan ko kung naalala nyo pa to. Yan. Ang lupit, no? Oh. Ang drama, no? BBM for President 2022. Yan, diba? Ginagamit nila yung video na yan, eh. Gamit na gamit yan. Sa pambubudol nila noong 2022. Ayan, o. Oh. Ito yung sa South 44, mga kababayan. Yung dumating dito sa Maynila, galing doon sa Bakbakan. Oh, ayan, di ba? Ang lupit, no? Hmm. Andun yan si Marcos. Eh, sabi pa nga sa mga balibalita, no, tanging si Bongbong Marcos lang ang nakiramay sa magigiting nating mga sundalong binawian ng buhay. Yun ang pinalabas nila, propaganda, eh, no? Tingnan nyo, oh. Ang lakas makadurog ng puso, eh, no? Itong tagpo na ito. Oh, niyakap yung asawa, tapos yung anak, no? Oh. Pero halatang ano, eh. Hmm. Oh. Halatang kaplastikan lang, eh. Yung isang kamay nakaganyan, tapos yung isang kamay niya nandito, sa tiyan. Mm-hmm. Nasa tiyan. Imbis na yapusin niya yung bata rin, o hawakan sa ulo yung bata, nandito. Kasi nga, yung ginagawa niya, kaplastikan lang. Oh. Diba? Kaplastikan lang yung ginagawa. Pero, unang tingin mo dyan, mga kababayan, nakakadurog ng puso at makakabudol yan talaga. Mm. Makakabudol kasi, uy, niyakap yung asawa nung namatay na sundalo. Oh. Pero kung tititigan mo ng mabuti, wala, eh. Oh. Kasi yung isang kamay niya, walang ginagawa, nandun nakahawak sa tiyan niya. Para hindi siya sincere. Kasi kung sincere yan, yung isang kamay niya, iyayakap niya sa babae, tapos yung anak niya, kahit sabihin, hawakan sa mukha, hawakan sa balikat, or hawakan sa ulo, tapos niya pusin na ganun, eh sa kanya wala, eh, nakayakap sa babae, tapos yung isang kamay niya nasa tiyan. Oh, di ba? Kaplastikan lang, ang lakas makabudol, pero ang ending, for the content lang pala ito. For the content lang pala ito dahil plano nga talagang tumakbo sa pagka-presidente. Oh. Oh, at nung nanalo na, wala na. Oh, nung nanalo na, wala na. Hindi mo lang sumisilip doon sa mga namamatay na sundalo. Nung nakaraan, anim, di nakita pag bumuka niya, nga. Oh. Oh. At nung isang araw, may apat na naman na inambush. Ha? Namatay. Wala. Nga na naman. Hindi na naman nagpakita. Oh. Hindi na naman nagpakita. Pero, noong South 44, nagluksa ko na siya. Oh, nagluksa daw siya, eh. Oh. May bandage pa siya dito na itim na kulay na ribbon, you know? Mm. Yung pala, acting lang. Mm. Kasi nagluksa siya nung sa 44 kasi may balak nga siyang tumakbo, vice president tapos president, di ba? Mm. So nung nakaupo na siya sa pwesto, wala na. Ah. Wala na, eh. Mm. Eh wala, eh. Ganun talaga, nakuha na yung gusto, eh. At ang masakla pa dito, ha? Iniligay niya sa pwesto yung isang general na isa sa mga dahilan kung bakit nagkamatay yung sa 44. Na walang iba kundi si Katapang. 'Di ba? So doon pa lang alam mo na, eh. Ay, wala talaga 'to.
Wala talaga to, plastic ito. Kasi nagluksa ito nung sa 44. Pero yung si Katapang na inimbestigahan dahil isa sa mga pagkakamali, di umano, ah, kaya nga inimbestigahan sa Senado, isa sa mga may mga pagkakamali di umano dahil sila yung mga nasa ano, mga general noon eh. 'Di ba? Inimbestigahan sa Senado dahil sa kapabayaan, pero inilagay niya. Mm-mm. Bilang ano diyan sa Bucor, 'di ba? Ah. So doon mo malalaman na plastic talaga. Mm. Eh, mambubudol nga eh. Oh. Eh, mabuti pa, mayroong isang vice presidente na hindi nagsasawang magmalasakit, gumabay, at magbigay ng lakas lang loob sa ating mga kasundaluhan. Diba? Oh. Etong presidente natin, wala na natin aasahan yan. Nakuha na yung gusto niya eh. Oh. Nakuha na gusto, yung boto, nakuha na, nakaupo na sila. So, pag ngayon, ang ginagawa nila, kung paano, ah, papaano sila mag-i-stay sa kapangyarihan. At parang masigasig pa nga yung vice presidente dito kaysa dito sa presidente. Tingnan nyo. Personal na dumalaw si na Vice President Sara Duterte at Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo. Ano sabi ni ano, Pilimon? Marami ka namang alam, kung gusto mo eh edi ikaw na maging presidente. Pwede ba? Oh, okay na. Kung ibibigay ba sa akin yan, bakit hindi? Pilimon, sabihan mo ako na presidente. Oo, sige. Pahig ako. Junior, sa burol ng apat na sundalong nasawi sa ambush sa Maguindanao del Sur noong Linggo, nagpaabot ng pakikiramay si VP Sara at kinausap ang pamilya ng mga nasawing sundalo. Nagbigay rin ng cash assistance ang vice presidente para sa nauliilang kaanak ng mga biktima. Nasaan yung presidente? Ah, nga. Bukod kay VP Sara, personal ding dumalaw sa burol si General Romeo Browner Jr. Ano na Browner? Sunod-sunod na yung pagkakalagas ng bata mo. Walang ginagawa si Mr. President, ha? Ay, nako. At nakiramay sa pamilya ng mga nasawing sundalo. Muli nitong tiniyak na kanilang tutugisin ang mga suspect sa nangyaring pananambang na hinihinalang mga miyembro ng Dawla Islamiyah. Nakaburol ang mga 14 na sundalo sa headquarters ng 6th Infantry Division sa Datu Odin Sinsuat sa Maguindanao. Oh, di ba? Ang lupit. Oh, si VP Sara, yan makikita mo sa lindol, makita mo yan. Mm. Sa terrorist attack makikita mo. Sa baha makikita mo. Di ba? Sa mga namamatay na sundalo makikita mo. Yung presidente nasaan? Nga. Mas may yag balls ba tong BP si BP Sara kaysa doon ah. Oh. Ano pet? Alam niyo mga kababayan, napaka-importante yung personal na nakakausap mo ng mga leader natin. Yung lahat ng tao, mga ordinaryong Pilipino, lalo pa itong mga sundalo. Dapat nakakausap ng mga leader natin ng personal lagi, di ba? Lalo na doon sa pinakamababang yugto ng kanilang buhay. Di ba? Yung pagkamatay ng mga sundalo. Para na lang doon sa pamilya nila, para mapalakasin ang loob, bigyan ng pag-asa yung kanilang mga pamilya, para maramdaman na binibigyan ng halaga ang pagsiservisyo ng kanilang mga mahal sa buhay na nawala. Di ba? Yung nagsiservisyo, inaalay ang buhay para sa bayan. Hindi mo lang mapuntahan. Sino gumagawa? VP Sara Duterte. Diba, sa tuwing may nangyayaring ganito, VP Sara, ang unang-unang mo makikita na dumadalaw. Lalo na sa mga namatay. Diba? Wala kang makikita ang senador, wala kang makikita ang congressman, wala kang makikita... Ang nakakalungkot, wala kang makikita ang presidente. Laging vice presidente ang nagmamahal sa mga sundalo. Si VP Sara lagi ang nagpupuno ng kakulangan ng presidente ng Pilipinas pagdating dito sa mga ganitong sitwasyon. Si VP Sara ang nagpapalakas ng loob nila. Ewan ko ba? Ito, tingnan nyo.
sa puso nakaukit. Kailan may hindi mawawala dahil puso ang nagsimula ang hangaring maipangon. Pansay maiahon ang siyang nananaig ngayon sa ganong buhay ang naging tuko. Tuloy ang pagbabago, pag-asang natamo, biyayang nakamtan, wag nang pagkawalan. Wag kang sumuko, ituloy ang laban, laban ko at laban mo para sa bayan. Magwawakas ang paghiling ko na wakas. Hindi dapat lilipas, may darating. Ah, ay, yung mga bashers dyan eh, huwag yung pagtatatanggalin ha. Huwag yung pagtatatanggalin yung mga bashers dyan para magising sila. Alam na lang sa amin, matulong namin. Sabi ni Binoylos TV, sure ka ba dyan idol? Baka naman one-sided ka lang. Eh, patingin nga ho kami kung anong ginagawa ni Marcos sa mga ganitong sitwasyon. Sige po. Patingin po kami, may ginawa ho ba siya? Nagpunta siya sa mga namatay na sundalo? Nagpunta ba siya? Nagpunta ba siya doon sa terrorist attack? Nagpunta ba siya doon sa mga namatay na sundalo? Sige po. Paki-ano nga po diyan, paki-sulat kung meron pong ano, meron pong nagawa siya dito. Wag na natin yung muna isama dito yung mga pinangako niya na hindi natutupad, hindi naman niya tinutupad. Dito muna sa mga kasundaluhan natin. Sige. Kung ano ang nagawa niya sa mga kasundaluhan natin. Alam ko may nagawa yan, binawasan pa ang sweldo nila, di ba? Yun ang alam ko nagawa, bawasan at yun ang parang ano doon sa kanilang mga retirement. Diba? Trabaho din. Pero ito, babae na to, itong vice presidente, tingnan mo kung anong sinasabi. Yung katandaan na meron. Sa lahat ng kanyang makakaya. Yung kaibigan, sa office of the vice president. Lagi ang... Hindi pa yan binibigyan ng ano ha? Hindi pa yan, hindi yan binigyan ng confidential funds. Pero ayan, may nagagawa. Diba? May nagagawa. Wala yung pera. Kasi pag may malasakit ka, pag may malasakit ka sa kapo mo, lalo sa mga sundalo, hindi mo kailangan ng mga confidential funds na yan. Ito. Support ka namin. Trabaho namin. At magpapasalamat din kami sa tulong ninyo sa aming mga insurance sa mga department of education ng mga paaralan at ito pang mga paaralan. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa servisyo ninyo sa bayan namin. Magandang hapon. Diba? Yan pa lang. Alam mo ang mga salita na ganyan, ha? Ang mga salita na ganyan na nanggagaling sa isang leader, napakalaking bagay niyan mga kababayan. Yung sabihin mo sa mga sundalo natin na may kaibigan kayo dito. May kaibigan kayo dito sa ahensyang ganito. Halimbawa, kayo kay Pizarro Duterte, huwag kayong mahiya. May kaibigan, lagi niyong tatandaan, may kaibigan kayo na Office of the Vice President. Handang magbigay ng tulong. Handang dumamay. Alam mo, napakahirap ng sitwasyon ng ating mga sundalo. At yan ang literal na nasa hukay yung isang paa. Napakahirap ng trabaho nila. Literal. May mga kamag-anak akong sundalo. May mga classmate akong sundalo. Kaklase. Mga pinsan na sundalo. Kaya, ramdam ko yung hirap pag nagkukwento sila eh. Ramdam ko yung paghihirap nila sa training, sa trabaho nila. Natutulog sila sa ilalim ng tubig. Natutulog habang umuulan. Natutulog sa ilalim ng putik. Ganun po ang sundalo. Kung alam nyo lang. Tapos babaliwalain mo lang. Pukinang ina.
Oy, Bong Tira, thank you so much. Drag yes for Araneta and BBM Administration. Oh. So yung mga sundalo na ganyan, minsan di kumakain. Diba? Sa bundok yan lagi. Natutulog sa ibabaw ng puno, sa putik, sa tubig. Kumakain na kung ano-ano sa bundok. Kaya naman ako, hindi ako nagtataka na mahal ng mga sundalo natin, si BP Sara. At hindi lang yung mga ano, ha, namatay na sundalo yung pinupuntahan nila. Pinupuntahan niya. Pati yung mga nasugatan, pinupuntahan niya. Una-una, ang kasalanan namin sa inyo mula sa Department of Education sa mga tulong ninyo sa mga paaralan sa aming mga teachers. At pangalawa, kung ano man yung matulong namin sa Office of the Vice President sa trabaho ninyo, lagi ninyo isaisip na meron kayong kaibigan sa Office of the Vice President. Di ba? Manang-mana to sa tatay niya, no? Ganyan-ganyan din ginagawa ni Tatay Digong. Ito, yung hindi talaga, no? Hindi talaga nakakalimutan ng mga Duterte, yung magpasalamat lagi. Yung magpasalamat lagi sa mga tao. April 19, thank you sa membership. Lagi mo maririnig sa kanila, kay Tatay Digong, kay Basti, naririnig ko rin, nagpapasalamat siya lagi. Pero yung iba dyan, di mo marinig na nagpapasalamat. Mga piling hari, mga piling rena. Diba? Kaya tingnan nyo, mga kababayan, lalo sa tuwing binabanatan, sa tuwing pinababagsak nila ang mga Duterte, lalong dumadami ang nagmamahal sa mga Duterte. Diba? Kasi yung mga Duterte, astig. Astig, pero malambot ang puso. Kaya pag binabanatan sila, ang kinamumuhian, yung bumabanat sa kanila, pero sila, minamahal silang taong bayan. Bahar Angela, thank you so much. Diba? Kaya hindi na ba napapansin na hanggang ngayon, imbis na mabawasan ang kanilang mga supporters, lalo pang dumadami. Diba? Kasi ito lang naman yan eh. Ang mga galit sa mga Duterte, yung mga nasagasaan, yung mga nasagasaan noong pag-upo ni Pangulong Duterte, yung mga oligarko, mga adik, mga sindikato, galit na galit yan sa mga Duterte. At ngayon naman, siyempre kung bayad ka, magagalit-galitan ka sa mga Duterte. Kasi binayaran ka para magalit kay sa mga Duterte. At siyempre, ang galit sa kanila, yung mga makasariling politiko, yung mga corrupt, galit na galit sila sa mga Duterte. Kaya nga itong mga politikong ganid na ito, gagawin nila lahat para wala nang Duterte makabalik sa Malacanang. Dahil alam nila na kapag Duterte na naman nakaupo dyan sa Malacanang, mapuputol naman yung awalang hiyaan nila. Diba? Kaya pilit nga nila na ginigiba ang mga Duterte. Diba? Gigil na gigil sila sa mga Duterte, lalo na kay PRRD. Kasi hanggang ngayon, kahit wala na sa posisyon si Pangulong Duterte, marami pa rin sumusunod sa kanya. Marami pa rin ang naniniwala sa kanya. Diba? Yun ang totoo. Marami pa rin ang naniniwala at tignan mo, mas popular pa si Pangulong Duterte kaysa sa mga nakaupo ngayon. Yan ang totoo. Alam nyo kung bakit? May nakita eh. May nakita yung mga tao kay Duterte. Maraming nagawa yung mga Duterte. Kung ikukumpara natin sa ibang puro lang ngawa. Travel, concert, fashion show, manood ng F1. Tapos pagbalik, dala pledges. Pangako, mga pangako na napako. Nakakaumay, di ba? Pero, etong mga Duterte, action ang nakikita natin. Hindi lang puro salita. May action. Diba? Tingnan nyo to. Hindi sila nakakalimot magpasalamat. Kahit sino yan. Ordinaryong mahirap, mayaman.
sila ay mga grateful ng mga politiko. Dahil kung wala nga naman yung mga ordinaryong Pilipino, eh wala naman sila diyan. Kaya nga ibinabalik nila yung pasasalamat sa tao. Sa office of the Vice President, sa trabaho ninyo, lagi niyo na isaisip na meron kayong kaibigan sa office of the Vice President. Ano man yung matulong namin sa inyo, sa operations ninyo, sa inyong paalam ninyo sa amin, para magawa namin na talagang. Pangatlo, meron kaming dala na cash assistance kasi mahalaga. Walang confidential funds yan, ha? Walang confidential funds, pero nakakapagbigay, ha? Ng assistance. Cash assistance, ha? Oh. Eh, lalo na kung may confidential funds pa yan, baka hindi lang ang magawaan niya. Vice President na yan, di ba? Oh. Baka kung may confidential pa to, confidential funds, eh, baka lalong... Ilang paso nito yung presidente, di ba? Inyong recovery, sa pagpapagaling ninyo, yung nakakain ninyo kung ano yung gusto ninyo, nagdala kami para kapag meron kayong gusto kainin, mapakiusapan ninyo mga kasamahan ninyo na bumili ng pagkain para sa inyo. Pero kayo, at ang panghuli is ang pagpapasalamat namin sa inyong lahat sa servisyo ninyo sa bayan natin. Di ba? Hindi nila nakakalimutan na magpasalamat. Yan ang napaka-importante. Doon mo makikita sa isang lingkod bayan na talagang may malasakit at talagang pinapahalagahan nila yung kontribusyon ng bawat isang Pilipino. Di ba? Kaya lalo silang minamahal ng tao. Di ba? Kahit siraan pa sila ng siraan, gibain sila ng gibain ng mga bayarang vlogger. Di ba? Magbayad pa sila sa YouTube ng mga advertisement laban sa mga Duterte. Wala nga. Walang epekto. Walang epekto, mga kapatid. Tingnan mo. Ilang buwan na nila binabanatan si BP Sara Duterte. Number one pa rin. Siya pa rin ang mga pinagkakatiwala ang leader sa bansa natin. Siya ang may pinakamataas na rating, trust rating, approval rating. Kasi ang mga tao ngayon, hindi na nga naluloko. Hindi na naluloko ng mga vloggers, hindi na naluloko ng mga kung sino-sinong Poncho Pilato, ng mga makasarili talaga, na ang hangarin lang naman ay pansarili lang talaga nila. Hindi yan ipapalabas sa mainstream media. Hindi nga ako, kaya nga ako na palabas.